Hello, magandang umaga mga kabayan. Kamusta naman ang lagay natin dyan? Mayroon ba tayong may saing sa umaga, tanghali at panghapunan? Sana mayroon kabayan. At lagi ako nagdasal na hindi kayo magutom, hindi kayo magkasakit. Hindi natin mawasan magkasakit. Kaya lang sa pamagitan ng tinuro ko sa inyo tungkol sa mga herbal medicine at haluan natin ng pagdasal sa Panginoon, talagang may bisa ito at balik tayo sa dati nating kalakasan. Yan, at ingatan natin mga kabayan na yung nakatiwangwang yung mga lalagyan ng tubig dyan. Ang mabutan ng umaga, yan ang hapunan ng mga lamok, kaya nagkaroon tayo ng mga dinggi-dinggi. At kahit mayroon tayo dyan mga herbal panglaban sa lamok, kailangan mag-ingat pa rin tayo. Eh, mahirap na. Okay ka ba yan? At ugaliin natin mag-tanim-tanim sa kabaligiran. Kaya tanong klaseng gulay, lalo na yung kalamunggay, okra, talbos na kamote, ambalaya, papaya, sitaw, tulad ng ginawa ko. Yan. Eh, minsan, mapilior yung tanim natin dala sa minsan tagtuyot. Yan. Minsan na mamatay. Replanting tayo uli. Tingnan natin yung magandang panahon. Kahit pa paano, makabawi tayo. Okay ka ba yan? At huwag natin kalimutan, tumulong sa kapwa. Yan ang pinakamalagang bagay. Lalo na yung mga may pira dyan. Hindi na napansin yung mga kapwa tao dyan. Hirap na makakain sa loob na isang araw. Huwag naman ganoon. Kabayan, kasi ayaw ng Panginoon yan. Marami kang pira, nagsubra-subrang pira, tapos hindi ka tumulong sa kapwa. Talagang zero balance ka sa Panginoon, kababayan. Kaya, para masayang Panginoon sa atin, tulungan natin sila. Kung mayroon tayong pira ay katulong sa kanila. Yan. Para masayang Panginoon sa atin at hindi na tayo maghirap. Kasi itong nangyari sa atin ay sinusubukan kung saan ang tibay loob natin sa pampalataya. Yan, kabayan. Okay, kabayan. Pag-usapan natin ngayon tungkol pa rin sa indigestion, yung hindi natunawan. Yun, yung maliit na bata, kumakain kahit anong kinakain dyan. Biglang sumakit tintian. Hindi na tunaw yung kinakain. Yan, part 3 tayo kabayan. Mula part 1, part 2, part 3 tayo ngayon kabayan. Last ito, yung indigestion. Yan. Ngayon, tuklasin natin kung anong klaseng gamot ito. Ito ang tinatawag na dahon ng anunas kabayan. Yan, tanong-tanong kayo dyan, kapitbahay. Lalo sa probinsya. May matatanda dyan. Alam nila itong anunas. Nabanggit natin yan sa nakarang video. Kailang ibang klaseng sakit yun. Pero ito, magamit rin natin ito sa indigestion. Yung hindi natunawan. Kumakain, sumakit yan. Yan. Dahon ng anunas ka ba yan? Yan. Ilagay natin doon sa kalayo. Sa apoy. Pagkatapos, nung naluto-luto na, ilagay natin doon sa tiyan ng lalo na yung mga bata. Yan. Lagay natin sa tiyan bawat 2 oras. Palit na naman. Panibagong dahon sa anunas. Lagay doon sa apoy. Lagay na naman sa tiyan kung saan may naramdaman yung mga maliit na bata. Sumasakit ng tiyan. Yun, bawat
dalawang oras kabayan, palitan yung dahon. Salang dahon sa kalayo. Apoy, ilagay yung mainit pa ang dahon. Yan. Yun. Sa indigestion, part 3, kabayan. Gamot sa indigestion, yung hindi natunawan. Dahon ng anunas. Yan. Tandaan nyo kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana mag-subscribe kayo sa channel ko at i-click yung notification bell para ma-notify kayo sa sunod natin yung video. Okay, kabayan, ingat kayo dyan sa probinsya o saan-saan sa ulok ng mundo at ugalayin natin magdasal, ugalayin natin tumulong sa kapwa. Yun, kabayan. At ugalayin natin, linis-linis sarili natin. Huwag tayong umasa sa herbal. Mas maganda yung mag-ingat pa rin tayo. At lagi natin ipagdasal na matapos na itong virus sa bansa natin. Kasi kung hindi tayo magdasal, walang bisa yung mga gamot yan. Kasi yung kapangyarihan ng Panginoon ay mas mabisa pa sa mga gamot-gamot yan. Yun, kabayan. Dasal tayo, kabayan. Yan ang magandang paraan. Okay, kabayan. Ingat kayo dyan. At hintayin yung sunod natin mga video kung anong klase naman itong mga herbal o mga iba't ibat uring sakit ng tao. Okay, kabayan. Ingat kayo dyan. Bye-bye.